nag-interview ako kami noon. It was a serious topic. She was talking, and then nakita ko, nagsasapulan na si Bella at saka si Nana. Hindi ko makakat yung interview. Wala naman, hindi naman ako pwede sabi ko na, Nikkei, ang mga pusa! Baka biglang tumalon sa harapan ng laptop. Ay, baka mawala ako sa screen. Hi mga kapit malung kapamilya, ano man ang ating pagdaanan, we always got our pets na ating ding mga kaibigan. Kaya huwag bibitaw, kapit lang. Kapit malu pala si Bella. Hello, I am Bella. And these are my siblings. Nala, Simba, and of course, Edward. Hello, Edward. Hello po sa inyong lahat. Siyempre, ako si Doris. Ako po si Nikki. Yan. Ang pinakamatanda natin. Pinakamatanda is si Edward. 7 years old po siya. 7 years ago, na-rescue ko lang po siya sa taas ng bubong namin, sa bahay na po. Dalawang bahay namin before we transfer na houses. Anong breed niya? Pusakal. Hindi pusakal. Puspin. Puspin. And then, ang sumunod, ito, si Bella. Si Bella is a mixed Persian. You bought it. Yes. Siya. From a good friend. Kasi naisip ko noon, lagi ako nasa trabaho, walang kasama si Edward. Kaya yun, naisip kong bilhin si Bella. And then came Simba. Simba. Simba naman ay puspin din. Puspin. Rescue lang din po sa C5. Oo. Kunti pa salasahan ng mga sasakyan, kaya binabaka niya. Bumaba siya dun sa kotse, pinulot niya dun sa kalye si Simba. And then, si Nala, siya ay isang Bengal. She was given to me by a very good friend. Ilang taon na pa sa atin si Nala? Two years na. Yun. So, yan ang aming children. Si Edward, when I got him, syempre hindi pa ako marunong sa pag-distinguish ng babae sa lalaki. So, kitten pa siya nung nakuha ko. So, syempre, isip ko, gusto ko ng girl. So, siya yung original na Bella. Hanggang sa, syempre, pinacheck ko siya sa vet. And then, sabi nung veterinarian, sabi niya, ma'am, sure po ba kayo na Bella pangalan nito? Kasi lalaki po siya. So, sakto-sakto, sabi ko na lang, sige, Edward na lang. Kasi nga, mahilig ako sa Twilight. Oh, at that time, kasi usong-uso yung Twilight. So, yun ang pangalan. And then, si Simba, ito naman parang yung sa Lion King. And then, when Bella was given to me naman, so tama-tama naman, Simba and Nala. We got Edward. We were about transfer houses. Nakita siya doon sa may bubong namin. And she said, mami, kunin na lang natin. Sabi ko, ayaw ko nga. But she was insistent. So I said, I made a compromise. If she is still there by tomorrow, then we get her. Kim pala. Hindi namin alam lalaki. So, eh, nung pag-ising namin ng umaga, andun pa siya. Okay, it's a sign. So sige, they came at a time na medyo merong mga turbulence sa aming pamilya. Well, who doesn't have, diba? But sila yung talaga na, especially si Edward, he came at the right time na talagang magluluwa ang buhay, and siya talaga ang nag-save sa amin. Nung isang time, maniwala kayo o man o hindi, nag-ready nga si Eden, yung kasambahay namin. Isla yun, yung galunggong. Oh, galunggong, ang ulam. So, niready niya, nagaling sa kusina, nilagay niya sa table, nilagay niya rin ng mga plato. Tapos, syempre, balik siya sa kusina, may inayos siya. Pagbalik ni Eden, nakaset yung mga plato, may sarili-sariling galunggong. At ang nakita talaga namin, ang pinakamalapit lang doon. Syempre, wala pa kami sa bahay, sa kwarto, at saka yung iba na sa kwarto. Si Edward lang ang nandun. So, siya yung nilagay niya yung isda. Isa. He did not eat the isda. He just put sinet niya para sa amin. When they decided na kailangan na kami mag Zoom broadcast na lang, ito yung pinakamagandang place sa bahay. So dito ko pinaset up yung aking broadcast.
itong lugar na ito, lugar talaga yan ni Edward. He takes a nap dito, pagka sa tanghali, andyan siya, sa gabi, andyan din siya. So, cats are very territorial. So, kumaga, teritoryo niya talaga. Kaya, nung ako pumasok sa teritoryo niya, wala siyang pakialam kung kahit anong nangyayari, kahit may lights ako dito, andyan lang siya, kahit natutulog, nag-pick up siya, or nag-stretch siya. Nag-bilat. O, nag-grooming himself, wala siyang pake. So, ako naman, I would not want na, porket nagtatrabaho ako, tatanggalin ko siya doon sa territory niya. Kanya yun eh, ako lang ang dapat talaga mag-adjust. Kaya pinabayaan. So, ang nangyari, pagka nasa framing na kami, hagip siya. So, nakikita din siya ng mga listeners and viewers ng SRO. Then they started asking about him. Ito naman si Bella rin ang pumupunta. Kaya tinatanong din nila, sino si Bella? Kasi yung mga tao na hindi lang cat lovers, na-alius nila. Nag-interview ako kami noon nung sa taga-Ayala mo ang Siyata about the mall reopening. So, it was a serious topic. Apo. Okay. Paano po, ma'am, kung may pamilya ang pupunta? Siyempre, ito yung first time ulit na pupunta sila. Sama-sama. Oo. And then, nakita ko, nagsasyapulan na si Bella at saka si Nana. And hindi ko ma-cut yung interview. Kasi nagsasalita, parang I would have found it really rude kung ika-cut ko dahil lang nag-aaway yung mga pusa sa likod ko. So sa akin, kaya ako tumitingin sa kaliwa, I was trying to call Nikki because she was in the room. So sabi ko, wala naman, hindi naman ako pwede sabi ko na, Nikki, ang mga pusa! Pusa! Kasi nakikita ko naman sila dati na yung gano'n na naghaharutan. Kaya lang ang ano ko, baka biglang tumalon sa harapan ng laptop, eh baka mawala ako sa screen, kaya yun. But hindi ko naman sila pinagalitan after because they were just being cats. Nung nakita ko yung mga cats, sobrang tawang-tawa ako, pero nakita ko rin si Mami na nagpa-panic, pero hindi ko talaga alam eh. Nung nakikita ko sila, mas gusto ko sila panoorin kaysa tulungan si Mami. Pero syempre, after a while, na-realize ko na kailangan ko tulungan si Mami, lumabas na rin ako. Actually, sa totoo lang, gusto ko lang naman siya i-share para din sa avid fans nila, Mami, sa SRO. Kasi nga, tutok na tutok sila, hindi lang kay Mami, pati sa mga pusa. Pero nung ang dami-dami na, hindi na talaga ako makapaniwala. Even yung mga serious news outlets, and then naging topic pa dun sa mga talk shows abroad, and sa akin, oh my, that's so big, di ba? And for a journalist like me, na merong nagsasabi na the Philippine reporter managed to keep her cool kahit na nagkaroon na ng on-air brawl behind her. Parang, pang on the back, nabuti na lang, hindi ako nag-panic. Super saya sila. And yet, kung sinasabi nila, parang naging professional pa rin ako at tinapos ko yung interview. When you get home from a very stressful day, when I go to the room and they are there, lalo na itong si Bella, pag nakita ko na siya, I'll pick her up and then hug her tight. Parang nakakaalis talaga ng stress. At pagka lalo na ito, pagka meron siguro kunyari, meron siyang gustong pagkain o nagugutom na siya, nagugugly eyes. Alam mo ba yun, saan ba yun? Puss in Boots. Sa Puss in Boots, yung lumalaki yung mata. Totoo pala yun. Nagiging bilog na bilog yung mata nila. Nagpapakyut sila because they need something from you or gusto nila ng cuddles, yung ganyan. So, na something na parang, ewan ko, kakaiba eh, pagka sila yung gumawa ng ganon. Because Nikki can do googly eyes, pero wala sa akin. But if it's the cats, syempre iba. Pagka kunyari, no, you came from a very stressful day. So you really want to sleep lang. But, maya-maya, magkakalabugan na sila. Gagawin pang EDSA yung katawang ko eh. Ginawa akong kalye. Talaga naman po dadaan pa sa akin sa katatalon. So, ang bigat. Hindi ka naman magagalit ng galit na talaga magwawala ka. Well, everyone knows kung paano ako magalit. But sa mga pusa, wala eh. You turn into marshmallow. Ang pinakaminsahe ko sa kanila,
I hope that they all stay with us forever. 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 Because they are such cherished part of this family. And lagi ito sila yung mga stress buster ko. Bukod sa SRO, kung saan kasama ko si Alvin, ito talaga, sila talaga yung stress buster ko. Salamat! Maraming salamat, kapamilya, sa inyong panonood. Kapit lang!